Kabalayan, ito palabas na tayo sa ating trabaho. 3:18 na ng hapon, Lunes. Uwi na tayo, pero nag-iisip ako, pupunta pa ako ng superstore, bibili ako ng baon, babaonin bukas. Magluluto muna ako. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Pero iniisip ko magluluto ko ng pasta. Yung lagi kong ginagawa na pasta na may tomato sauce tsaka broccoli na may parmesan cheese. Tara, samahan nyo ko mga kabalin. Dito mga kabalin, nandito na tayo sa sasakyan. Tulad na sinabi ko, pupunta muna tayo sa market. Bibili tayo ng gagamitin natin sa ating lulutuin mamayang gabi. Ito, suot-suot ko na ang aking napakagandang jacket na binili ko kahapon sa may Chawas and Malls. Nalagay ko sa upload yun, sa vlog ko yun. Binili ko to na 59. Nakamura tayo, 50%. Nasa 150 yata ito dati, di ba? Tara, tapos na tayo. Drive na tayo, punta na tayo sa bilihan ng pasta. So mga kabalen, dito na tayo sa wholesale, pero bibilin natin ay half sale lang. Yan, papasok tayo dyan. Dyan tayo mamimili ng ating sangkap para sa ating lulutuin ngayong gabi. Parmesan ito, wala kayang mura dito. Ito, tomato sauce po tayo ng isa. Ito ay ng ito yun, ito yung gagamitin natin, Unico. Ito, parmesan cheese, 1 kilo, how much? Wala yata, ibig sabihin libre, sa puto. Ito mga kabalayan, palabas na tayo. Nakabili na tayo ng ating lulutuin. Ano po mga kabalayan, kabayan, nandito na po ako sa bahay, kararating ko lang, galing ng trabaho at palengke. Ang oras natin, time check natin, ayan, alas 4 na. Sa inyo mga kabalayan, kung ano yung mga binili ko kanina sa tindahan, ito, bumili ako ng broccoli, dinagdagan ko na, bumili ako ng dalawa para mas masarap kasi marami siyang broccoli. Ito, bumili ako ng pasta na Unico. Ito, bumili din ako ng saputo parmesan cheese. Malaki siya, mahal siya, pero gagamitin na lang natin sa ibang bagay pa mga kabalin. Ito, meron din tayong malaking anto, tomato sauce. Yan. At ito yung binili kong condense. Ito para sa ano naman to, kapag gumawa na tayo ng pastillas, kasi meron akong ano doon, meron akong ang tawag doon dito, meron akong skim milk doon, ayun doon. Meron akong skim milk, gagawa ako ng pastillas mga kabalen. Ito, lagyan natin ng konting mantika, konti lang yan, konti yan. Pag kumukulo na po, lagyan natin ng ating pasta para lumambot na habang hinihintay natin ang ating beef na medyo ma-frozen pa ng konti, ma-defrost pa ng konti. Yan, tipleto na. Itong ating broccoli, yan, dinagdagan ko para, kasi gusto ko yung broccoli, kaya dinagdagan ko. Bali, dalawang ano yan, yung malaki. Ayan mga kabalin, malambot na yung ating pasta. Ilalapit, nililipat na natin dito. Overcook na yata ng ating pasta, hindi pa naman sana. Yan. Ngayon, ito, ilalagay natin ang ating nabanlawan na to, nahugasan na itong ating broccoli. Ilagay na natin. Yan. Halo-halo lang natin ng konti. Ilaga lang na natin ng konti, yung huwag na natin i-fry. Palambutin lang natin dito. Yan. Okay na itong ating broccoli, patinin natin yung yan, medyo na-steam na ng konti, okay na siya. Yan. Lagay na natin dito. Lipat na natin para hindi siya ma-overcook.
Yan mga kabalen, ang giniling beef natin, nilagyan natin ng parmesan, tsaka asin, yun nga, yung kanina. Asin, paminta. Tapos painitin natin ulit ang ating kawali, lagyan natin ng cooking oil. Hinan natin ng konti, baka masunog yan. No, mainit na yung ating mantika. Kawali. Ganito yung paggawa ng bola-bola. Dapat maliit lang. Kaya maliit na kutsara dapat. Yun. Liit. Huwag na yung perfect. Diba? Importante nag-balls ng konti. Diba? Dapat maliliit lang. Para marami. Close natin. May ina. Yan. O, diba? Pagkita ko sa inyo ang ating mga meatballs. O. Diba? Bilog-bilog. Mabilis pa. Isa dun sa burike. Dito lang natin ng konti. Ito may cheese siya. Yung parmesan cheese minsan natutunaw. Okay lang siya. Kung matutunaw yung cheese na dito naman sa mantika. Kasi itong mantika naman ito, itong gagamitin natin. Panglisa. Sa sauce. Kaya yung lasa, hindi siya lumalabas. Ito palang meat na gamit ko, beef ito. Yan, para lutuin natin konti, takpan natin para ano siya. Ito, harun natin. Ayun. Lapit ng dumikit. Nilagyan ko ng mantika. Kulang siguro. Ayan. Ayan, mga kabalen. Luto na ang ating meatballs. Igigisa rin natin ang ating bawang. Kung nakikita nyo yan, yung mga ano pa, yung ano ng meatballs yan. 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 Tapos ilagay din natin ang ating sibuyas. Yan mga kabalen, ilagay na natin ang ating Hans tomato sauce. Yan. Wow, wow, wow. Sarap. Yan, kumukulo na ang ating sauce. Lagyan natin ng konting asukal para medyo mamatay yung asim ng kamatis. Yan, lagyan natin ng pamenta. Sarap niyan mga kabalen.
lalong-lalong sumarap, lagyan pa natin ng konting parmesan. Yan, mga kabalen. Haluin na natin ang ating meatballs. Natin ang ating broccoli. Haluin natin ang ating pasta. Yan na. Tapos, lagyan natin ang garnish. Ang garnish, ganito na lang. Mahal tong cheese natin. Tara mga kabalen, kain na tayo! Nalasa di? Nalasa? Masarap, pwede? Ito na yung pinaka dinner namin mga kabalen. Alas 6:48 na. Ano yun, baka namubukas niya. Siya nga pala kung nanonood po ngayon, shoutout kay Ate Che tsaka sa kanyang asawa si Kuya Ramil Taming, ang tawag sa kanya na kabalen natin yan sa Luwa, Pampanga. Nasa ano sila ngayon? Nasa, hindi ko alam kung Alberta, Calgary, or Winnipeg. Basta nandito sila sa Canada. Kaya huwag kang magsawa manood sa video ko para marami kang malaman. May isa silang anak, si Sed, Cedric Pangan. Wala tayong soft drink. Yes? Ugasan mo lahat ng mga plato neto. Sarap ng broccoli na Jane, matigas siya no? Hindi siya ganun luto no? Ito din mo kainin, yung tahong, kaya mo? Masarap pata itong tahong na ito, lagay dito eh, di ba? Try ko nga. Sobra namin ito kaninang, ay kagabi pa ito eh. Tahong ni Kagula, sarap. Okay na yung mouse na nabili. Sige, kaya paborito niya yung aking niluluto. Kapag galing ka sa school, mabihis ka na? Napiyang naman din. Salad lang yung pinahan mo. Hindi ka nagbawon ng kanin. O para mga kabalin, tapos na tayo. Hanggang sa muli. Salamat po sa mga nanonood sa akin. Sa mga hindi pa nanonood, manood na kayo mga kabalin. Malapit na, malapit na. Bye bye.